Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang 50th araw ng Pasko ng Pagkabuhay o Linggo ng Pentecostes. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan. Sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan, gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap
sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat, para puspusin ang kalooban ng tanan. Noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy, hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Natatakot mga matay, kung kitlin mo ang hininga, mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Thank you.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan, tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kanina Espiritu, sa sinagpo at sayo, kami liwanagan mo, Ama ng Maranita, dulot mo'y pagpapala upang kami mag-usap. Kaibigan, patnubay sa aming mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, dilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig na mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming loob, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpalay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at ako'y bibigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdiriwang po ng Pentecostes. Ay sinabing Pentecostes, ito ay ang 50 araw matapos ang kanyang pagkabuhay. Kaya po pente, no, 50 days after ng resurrection. Noong nakalipas na linggo, ipinagdiwang natin yung ika-40th, ang pag-akyat ni Jesus sa langit. At doon sinabi rin niya na hintayin niyo muna, bumalik kayo sa Jerusalem, hintayin ninyo ang Espiritu Santo, ang patnubay. Bababa sa inyo para samahan kayo, para mas maunawaan ninyo ang lahat ng bagay na sinabi ko na sa inyo. Yun ang bilin ni Jesus sa mga alagad. At ngayon, ito na yung araw na ginugunita natin, ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad. Ang Espiritu Santo ay kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ginugunita natin ang pagbaba ng Espiritu Santo at ganun din naman, ipinaaalala sa atin na lahat tayo ay binihayaan ng Espiritu Santo nang tayo ay binyagan at tayo ay tumanggap ng kumpil. Marami po dito sa unahan, no? Kadalasan po at yung normal schedule, 8 a.m., magsisimba muna ang lahat ng mga kukumpilan. Sana po mas maintindihan, no? Lalo na ng mga kukumpilan. Karamihan kasi sa mga nagpapakumpil ay tatanggap ng sakramento ng kasal. Kung walang kumpil, hindi pa pwedeng tumanggap ng sakramento ng kasal. Siyempre, sa civil, wala namang sakrament. No? Pero sa simbahan, ito ay tinatawag nating sakrament. Lalo tigit, kailangan tanggapin muna ang sakramento ng kumpil dahil ito yung tatanggap o magbibigay ng biyaya ng mga kaloob na dapat ninyong matanggap, lalo tigit sa pagpasok ninyo sa panibagong yugto ng inyong buhay, sa panibagong yugto ng inyong misyon. Hindi po madali ang papasukin ninyong buhay, buhay pag-aasawa. May iintindihin ka, may uunawain ka, hindi mo kilala, matutuklasan mo pa ang mga iba't ibang mga ugali ng iyong mapapangasawa, marami pang kumbaga unknown sa iyo. So, kung merong kaloob ng Espiritu Santo,
kakayanin ninyo ang buhay may asawa. Tandaan niyo po yan. Kakayanin ninyo. Dahil yan ang role, yan ang gagampanan ng Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Lahat po nakatanggap, lahat ay may biyaya ng Espiritu Santo. Huwag mong sasabihin wala dahil mayroon. Lalo pa sa panahon ngayon, kailangan natin gamitin ang biyaya ng Espiritu Santo. Marami sa atin nalilito. Hindi na nalalaman o hindi maunawaan ano ba talaga ang katotohanan. Ang Espiritu Santo ang gagabay sa atin para magkaroon ka ng discernment. Mas matuklasan mo ano ang mabuti, ano ang tama. Hindi lang ito basta pa-cute-cute tayo, pag bininyagan, pagandahan ng damit, pag kinumpilan, paputian ng damit, pag kinasal, palakasan ng iyak. Palalakasin tayo at patuloy tayong palalakasin ng Espiritu Santo kung tayo po ay lalapit sa Kanya. Anumang biyaya, anumang regalo, pinagyayaman ito. Hindi ito regalo na katulad ng material na bagay na kapag binigay sa iyo, itambak mo lang dyan, itago mo lang dyan, walang mangyayari. Kung yung biyayang natanggap mo, magiging biyaya din sa iba, doon nakikita yung paglago ng ating espiritual. Eh, hindi tayo pwedeng, bilang Katoliko, hindi tayo pwedeng nakaupo lang. Hindi tayo pwedeng nakmumukmuk lang. Hindi tayo pwedeng makontento na tayo lang, ako lang. Kasi kung ganun ang magiging ugali natin, minamaliit natin ang Espiritu Santo. Kung sasabihin mo hindi mo kaya, yung misyon na ipinagagawa sa iyo, ibig sabihin hindi mo ina-acknowledge ang kapangyarihan ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay Diyos. E laging may tulong, laging merong gabay, laging may patnubay sa araw-araw ng ating buhay. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, amin ngayong pinananawagan ang Espiritu Santo upang kami mabigyan ng lakas ng loob na nag-uumapaw na pag-ibig ng muling nabuhay mong anak. Kami dumadalangin, Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa simbahan, manatili nawang tapat na saksi ng banal na Espiritu
si Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at kaming mga laiko sa bawat desisyong aming gagawin at landas na tatahakin. Manalangin tayo. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga lingkod bayan, masalaminawa ng mga pulisiyang kanilang lilikhain at ng kanilang katapatan sa konstitusyon ang iyong mapagkandiling pagmamahal. Maghari nawa ang espiritu ng katotohanan sa kanilang mga puso. Manalangin tayo. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga nakararanas ng matinding pagdurusa, makahanap nawa sila ng kaginhawaan at kaganapan sa pag-ibig at pagkalinga ng mga taong kanilang nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa aming mahal na mga yumao, patuloyin mo sila sa iyong walang hanggang pakikipagniig. Manalangin tayo. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap, ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahain ito na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos sa bansa, ikaw ay tinadakila. Espiritu'y luminika ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Buong kababaan, loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sinungo ako upang
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.